possible. Mm-hmm. Kasi nangyari ngayon. So, kontrapelo lang yung running drop dito. Although, yung key strength pa rin dito, tol, ng ano, ng Signal Ultra, that they have sustain, they have durabilities, all of the important elements to get into the late game para sa Bruno. Yun yun. So, there is a heavy demand. There is a heavy demand para kay Chou Manta at kay Yawi na matalunan itong Brunong to. Or kahit Rafaela man lang. Yun naman yung power na next play Predator Solid. So, watch out for the next game. Tingnan natin kung anong man lalambot dito. Backline ba ng bawat teams or frontline? Yung Zaz, don't expect na ma-shutdown yan. Makaka-farm at makaka-farm yan. Excited ako na. Na game 4! Maganda yung game 4. Draft may kanya-kanyang strength. Walang outright win, pero next play Predator, sugod yata. Yun naman yung sakit sa Hylos. Yun yung masakit sa Hylos. Hindi mo siya mapapatay sa early game. I mean, dito, yung unang salvo ng unang banggaan. Hindi ka tulad nung unang 3 games na namamatayin sila ng offlaner para sa Signal Ultra. At yung Zaz ni MB dito naka-inspire. The only hero na nakikita ko ever na pwede mag-inspire sa professional game. Uy, magandang invade dito ni ano ah. Oo nga eh. Ano to la, nakuha nila yung confidence eh. Momentum sa kanila eh. Now they're the ones very much willing to take the fight. Well, 4-1 naman sila. So talagang i-invade sila. At mukhang hindi na-anticipate ng next play Predator, no? Hindi na mirror. So may konting lamang ngayon yung Signal Ultra guys in terms of buff. Kailangan i-mirror ito ng next play Predator ngayon sa kanilang red buff, no? Pero syempre, makakarating at makakarating pa rin dun yung Signal Ultra. And we might be seeing an unavoidable fight. Avoidable fight dito sa ano? Red buff. Dumistansya kayo yung next play. Hindi na ilalaban. Ano, no? Nirespeto nila. Bruno. Respect. Oh. Yeah, this is Bruno Rafa na sobrang bilis mag-take ng buff. Kung pabilisan lang ng buff, men. Dito ka na. Uy, Yawi, no? Pag nagandang talon. Kaso level 2 pa lang kasi. Kaya di pa ganun kasakit. H2O pwede na. Na-reset dito yung crab. Ang daming member sa Signal Ultra. Pwede silang gabangan dito. Tapang ni H2O doon, ah. Medyo ng braso siya doon, ah. I do feel na loss yun, in my opinion, kasi flicker is still important and I don't think it translates into anything. Wala naman na burn sa side din ng Signal Ultra para i-chase si H2O. Pero at least, you know, there's time na nakaka-push naman yung Zaz sa top. Still inconclusive yung nangyayari sa game natin. No first blood. Let's look at the third to be taken. Tower dive, Hylos tol. Hirap talaga nito. Tapos Rafaela, Hylos. Ay, tinatamaan yung Rafaela ng torre! Munti ka na yun, tol. That's the push, the first push. I would have guessed next play Predator yung una makapag-push, pero yung galawan ng Signal Ultra, the early game, tapos yung nakuha nila yung red buff dun sa top, I think yun yung ano, yung dagger talaga dun sa early game at least. Kaya nakakuha sila ng panalo dito. And the fact na hindi nila napatay si Uranus sa early game. Yun. So maganda. Maraming nakachechekan dito yung Signal Ultra. Yes. Dinownload lang ba nila ang next play Predator Solid sa dalawang game? Actually, sa apat na game, apat na talo nilang sunod-sunod sa next play Predator Solid. Kinailangan ba nila yun para manalo ng tatlo? Malalaman natin. When it's been first blood, glorious spot weakness na dito para mawala yung ating Uranus Skyter. Pero again, maraming membro pa rin ang para sa mga taga-Signal Ultra. MB na mawala. Chou Manta hindi nabigyan ng chance na makapasok ngayon. Black here, the Hylos, go forwarding. Na pick para sa side ng Signal Ultra. They're pressuring next play Predator para ipwersa ang game 5. Nako, will we have a game 5, ladies and gentlemen? And alam mo, Maring Wolf, no? Ano eh, etong larong to ha, sa mga audience natin, panoorin nyo itong mabuti guys, kasi ano to, micro-heavy na laro to, micro-hand. Kanina, ano na yun, sure na yun, push ng Signal Ultra yung bottom lane. Pero yung mga ganong minuscule na mistake na tinatamaan si Rafaela ng Torre, it could have boiled whatever lead Signal Ultra has dun sa early game. Eto rin na yun, Hades, boy pa, micro lang. Oh, Yawi will be punished because of this pang up. Oh, tatlong torre. Tatlong torre damage. Buti lang may dumating doon at nakapush pa sila. Pero yung top lane, pangalawang torre. Sabi ni Signal Ultra, sige, bigay namin sa kill kay Hades. Punin namin yung pangalawang torre nyo. Again, mga kaibigan, hindi nagre-respawn ang mga torre. Mga hero nagre-respawn torre, hindi. Oo, guys. Walang balik-balik, mga kaibigan. Walang balik. H2O was left here for the bottom lane just to get for himself one turret. Padahan-dahan naman ngayon na nagtatransition ng mga member ng Signal Ultra mula sa taas papunta sa gitna. Do wala na silang butang torre. One would be a 3-4-1 still the turret in favor of Signal Ultra. Kung konting tuwamang stun dito, Yawi kumakasa na pero wala. Uy, si Rhea!
Kaso walang follow up dyan. Masyado okay makakain. Lang yan. Yan, naka-ultimate na si ako si Doggy. Let's see here. Mga kaibigan, Yawi will be forced to flicker out. Here comes Chou Manta, Way of the Dragon towards Rhea. Pero ang daming pinagbabato para sa kanya. Tinulak lahat ang marami. 4-5 as the Valor was able to get a tag there. Online na kayo ng mga taga-Explay Predator Solid. Here comes Hades to join the party. Zoning out H2O. Yawi, wala nang damage ang Signal Ultra. Mama out will be called in here. And dahan-dahang nakakalapit ngayon yung Next Play Predator Solid. Palapit sa Torre in the middle. Nalaban pa rin? Nalaban, uy! Ang ganda nun. Glorious Pathway, Ultimation, napaw, nawala dito, nako, doon yung ating Kufra, Chester, now, Bennington, Recipes, Flicker out, and that would be it, no? At least napigilan ang pagtulak nung next play onto that outer mid lane turret. Willing lumaban pa rin ang bawat teams natin, sa totoo lang. Ang intense dito, men. Pero I think yung mas maganda dito nga lang nangyari para sa Ultra, yung mga skirmish na ipapanalan nila na counter direct objective like towers and turtles. Chujin, na-control. Kita mo yun, oh. Ang dami na tinanggap na, pero yung heal nandun pa rin, boy. Bruno, yes, he will get away. Kahit may Glorious Pathway pa na ginamit dito, ang Signal Ultra, mukhang nakakuha pa rin ng kill ang next play Predator. Solid. Yep, yep. Kay Blank. Pero ang mahalaga, buhay si Bruno. Ingat, tol. Ang threatening ng carry, eh. Hindi na pa ako carry dito. Ganda ng talon ni Maring Yawi. Grabe si Yawi. Out of nowhere, ladies and gentlemen, RKO, mga kaibigan. Wala dun sa kopra natin, pumumpiang pa dyan, pero yun nga lang, nakaisa, Imba DJ, ay actually si H2O, nawala. Yung pa yung sinasabi natin na yung walang death, yung pa nagasgasan. Ah, nakuha pa ng kill toll, si Bruno, tama ba? No. Oo, si Bruno, na may bounty hunter. 1-0-2 dun sa Bruno, ngayon siya ay 4.7, mas mayaman pa rin si H2O, pero ito yung una niyang death sa ating Grand Finals bilang carry. Ang init ng laban yan. Ang init ng laban yan ang masasabi ko, paring Bolt. Actually, pwede mo ipares, lagyan ng ship itong si Carry tsaka si Bruno, eh. Sino kaya ang mas mabigat sa dalawang marksman natin ngayon? Looking into the items, we have double Legion Sword para sa kami ni Chomanta. Pero hold that top, laban ulit nga kaibigan, habol doon ang mga taga-Signal Ultra ngayon. Nawala na si paring Chester. Yawi naman ang pinifocus dyan, pero retaliation as binigyan na kickyam sa may daanan ng brush dyan as Black getting shredded through, habol si H2O, Hades patakbo, at yun na lang. Habang sila pa pala yung Q pa naman, kasama din si Chujin, MJ, Bruno, onto the mid lane, taking in the outer. Now, ako si Doggy sa may pinakaharapan, will go for this inner mid lane turret. And obviously, makakuha nila to. There's no chance na mapigilan ang next Predator Solid. Ang push na yun. And H2O, kahit kano siya kaligtas maglaro dito, ito na yung problema. Yeah, okay, hindi ka namamatay, pero makapag-farm ka ba? Yun yung tanong. At this point, 7 minutes in, it's not looking good to lose tier 2 turrets. And map control is definitely on the side of Signal Ultra. Sa kanila na ngayon yung mapa. And si Chujin, men. Kanina nagsistruggle, dinownload lang yata yung next repairers. Oo, totoo, tol. Again, yung sinasabi nating highlights kanina na walang kagasgasgasgas sa buhay dito ng carry natin kanina, yun naman na nagre-reflect kay Chujin din ngayon. Na may bliss na bura ang ating Valir, na hipo ang apoy, and of course, dumadahan-dahan din yung show natin sa may pagedli. Pero eto na eh, classic Rafaela composition, rotate as one unit. Rotate as one. Wow, wala, magkakasama na sila eh. Napaka-rewarding ng Rafaela eh. This is so good para sa Signal Ultra. Definitely. Wala nang Torre ngayon ang Nice Reverter Solid sa labas ng kanilang base. At that also means na hindi sila makapag-farm ng mas masaya. At kung ako ang Signal Ultra dito, okay lang sa akin tumagal yung laban. Honestly, kahit 15 minutes pa yan, basta hindi nakakuha ng kahit anong buff. Next play, Peter. Solid tinamaan pa nga ni Imba DJ. Nako, ba't ka kasi nag-recall dyan? Pauwi na eh, no? Pauwi na. Nasa gate ka na niyo eh. Nasa gate ka na. Nahuli ka pa ng tanod. Oh, men. Walang quarantine pass. Ito yung mga tipong nasa malapit. Tanaw na tanaw mo na yung entrance ng village nyo pero na-hold up ka pa. Ganyan nangyari, men. Oh my God. Umanta. Ima DJ. Oo. Pero ayun, with that kind of play, nararamdaman na next play Predator Solid itong game portal. Nararamdaman nila that they need to make those high-risk moves kasi as one unit in a 5v5 collapse, I think it's very difficult to handle Signal Ultra. And alam mo, tol, na-realize ko lang, mukhang na-figure out na ng Signal Ultra yung panglaban sa next play Predator Solid. Let us make a comp with sustain. Let us make a comp na will be very rewarding on a 5v5 composition. Pag na-punish natin yung next play Predator Solid without having to rotate, no, alisin natin yung chance nila na mag-pick off. Sama-sama tayong lumaban. Mataas yung chance nating manalo dito, no? And let's see here. Uy! Okay! Tama?
Rene J. Mr. Inspired, nakakuha ng pitas. Very valuable kill. Bruno yon. Oo. At may umahabol, ha. Bumabackup kayo. Si Rene J. hinahabol dito ng mga taga-Signal Ultra. Bumabackup dito mga member ng X-Play Predator dito. At ayun ang tinutukoy natin. Divide and conquer. That is the plan here of X-Play Predator. Solid nung nasira yung formation ng Signal Ultra doon, that's how they will turn this match. No! Diba? Hinimay sila, men, at may nahuli na naman pa isa-isa sila dito. Imba DJ, makakatulong niya sa kanyang mga tropa, Rhea, makatakbo yung tunay na hero. Samantala yung aso, hinahabol lang siya. Men, nasira hindi eh, patapos. Ang ganda, ang dami mong matututunan sa laban na to, tol. Nasira yung formation nila. That was really really beautiful. Legit. Yeah, you have a show. Sa totoong maganda dun, kahit nga ipakita niya lang sarili niya eh. Masisira na yung formation eh. Pero what he did was nakapop pa siya. Nakapatay pa siya, no? Oo. So, yeah, sinasabi natin na sa 5v5, lamang ang Signal Ultra. Medyo nanghihina ang Next Play Predator sa mga compositions na may heal. Pero if you are able to disrupt the na naman, be very rewarding. Online na naman si H2O dito, tol. Chujin wala para sa laban, humabol. Ngayon, focusing on to the Lord. Pero ang Hapdichi talaga na pinagbabatong shuriken dito ni H2O. Chujin sa may pinakarapan will be dashing out. At least nakuha pa rin dyan ng mga taga Next Play Predator yung inner mid lane turret. Oh my goodness. Si Chumanta lang pala ang kailangan nila dito mag-online para din ma-enable. Rene J talaga. Pero, men, galing. Umakit ng ligaw to, di ba, si Rene J? Oo, yun nga. Siya si Mr. Inspired ngayon. Kapag sa liga, nagpapakita ang gilas to. Di ba, pag nagbabasketball ka, tapos nandun yung crush mo. Mag-crossover ka kahit fast break. Pero ito, depression para makaligtas. Pero hindi enough. Valier, mapapatumba. yung alam mo yun, pinasa na sa'yo eh, long pass yung bola, pass break. Pero crossover mo pa, bago mo i-lay up. i-lay up mo, may ganun pa, may ano pa, may bali. May pa ganun eh. Uy, ito, Mr. Inspired, nasaktan, tumakbo. Let's see, H2O into the front, 1-on-1 with Chujin ML dito. Pero look at that, the burn yung flicker ngayon. H2O hindi kumamit sa habol si Hades dito. Gita ng laban, onto this game. Obserbahan nyo po mga kaibigan ng ating score. 34 gold versus 34 gold. Oof. Ako, sobrang namamaze ako dito kay Yawi. I think yung buong of course, ang ganda na pinakita ni H2O with Gary, si MB, really solid. Pero si Yawi, men, pag binigyan na yung Kufra, wala na. Championship Kufra. Activated. Kufra, no? Oo nga eh, parang may kumokontest sa ano eh, Kufra ni Reflesia eh, no? Sapol na sapol yung Kufra ni Yawi eh. Sinasapian eh. Alam mo naman, pag ikaw talaga, sobrang loyal mo sa hero mo, nagiging kamukha mo eh. Just naman. Pushback, si Boy Pushback. Para kay Rhea, araw dito, actually Spear ngayon, humabol si Paul Gas. Para kay Chester, pero mukhang atras na naman. Kati, ito na. Ito. Chumanta. Mr. Inspired. May BO dito. May pantagos naman to sa damage. Kaso Uranus pa rin yan eh. Hindi mo pa rin talaga sure. Ang ganda dito sa game part. Ang ganda ng game part kasi anybody's game pa rin. 13 minutes, no? Ito yata. This will be our biggest series. This will be our biggest game rather of this series. Yawi! Naku si Yawi! Nakita mo yun? Nagpumaamba eh. Inaantay niya na may pumunta doon sa may purple buff. Walang pano si Yawi dito. Ito na naman yata, Shinbo! Ay nako, para kay paring Yawi mga kaibigan, ang ultimate na rin yung ating Rafaela, pero si Black will be torn apart! Ito will be the last na taglaba dito ng ating Zaxxon. Now, fallback ngayon mga membro, kaagad pa atras sa mga Signal Ultra ngayon. Purple buff secured by Next Play Predator, solid, it will be a reset, doesn't matter, ang gagawin ni Chow, mabilis ang kanyang isipan, will be pushing dito sa may bandang pamaan as H2O, along with this company, will just be putting pressure then in the mid. Transitioning onto the bot, this might be another pick off. Ano potential fight para yata? Ay, hindi. Ano na? Sorry, Lord. Oh, Lord na. May ganda nung kaliwan. Sana nangyari pero mameras. Yawi, tumulan dito na uli si Rhea. Tatalo lang ba ng X-Play Solid? They do have that damage. They have the stuns. Pero may healing. Galing. Wala dito sa Rafaela pero may nahuli daw si Chujin. MJ, nako po. Hinahabol ng uod. Mamapatay mo ng uod. Hindi. Nabuhay. Tumata. Sinipa na yung Rafaela. Wala nang pang heal ngayon. At samantala mula sa malayo, H2O gets it.
Shumata, Mr. Inspired. Nag-fast break na, Kuya Shin. Alam mo yun. Alam mo yun, naka-uwi ka na sa banyo. Hinahabol ka pa rin ng aso sa kanto. Okay, Yawi here, mamba, mga kaibigan. Again, tol, late game pa rin to. Both of the marksman are still online. I would believe na hindi mo na kailangan ikaw kung sino man mas lamang sa damage ngayon. It's gonna be who is wiser in pressing that wind of nature. Pushback, and of course, yung mga backup. Then, ang kanilang mga teammates dito, Yawi pumasok, di mahalaga yun. Kasi ang kailangan mo tagaling ngayon would be the mid lane inhibitor. So, here comes Polgas. Dito, Lycanthropy. Metamorphosis, pero walang tinamaan. Hindi na rin magko-commit. And that would be it. Members of Next Play Predator Solid will be focusing on to the Lord. Kanina pala sinimula na dito ni Zask with the Nightmaric Spawn. Lord will be taken by Next Play Predator Solid. At pupush pa dito sa top si Chuma. Oh, hindi na ulit ang napatay ko po. Girl, stop way, kinesa na. Pero napatay na yung Bruno. Nako po, wala nang damage yung Signal Ultra. This top is not good. This is this, yeah, this might be the game hindi nga yata kakailanganin ng Lord Tol. Tristan, magmamaasim na lang si Renegade dito. Na minus 1, tumalog dito si Yawi, walang backup yan. Check out Bennington lang, nakukulang. Dito mamamali yung next play Predators. Petro kahit wala, si Chuji Nebel dito. Here comes H2O, mama out. In-stun ni Black, within the distance. Yun ang gagawin nila, papalapit sa kanila mga tore. Si Black, bakit ka nag-extend dyan, Tol? That's gonna be the winter crunch on para kay Imba DJ Hoy. And let's see here, that timer is still on the Bruno, sitting at 12 seconds. One minion wave will be done. Darating yung minion wave sa baba. Gagawin ni Rhea lahat ng kanyang makakaya. Pero that's it, your champion. Your champion para sa NXT Pro Invitational 2020 ay ang Next Play Predator Solid. Congratulations sa Next Play Predator Solid. I'm sure lahat ng fans, pati si Mr. Valdez, kinabahan. Grabe.